Isang high-profile detainee ang timbog matapos lumabas ng hindi otorisado sa kanyang pasilidad sa NBI. At kasama pa nito ang ilan sa kanyang security officer. Ang Department of Justice niyak na mapaparusahan ng mga mapapatunayang may paglabag. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe live. Angelique, huli nga sa akto ng National Bureau of Investigation ang isang high-profile na person deprived of liberty na lumabas sa kanilang detention facility kahapon. Dahil naman dito ay arestado ang mga officers mismo ng NBI na kasama ng PDL at haharap sila sa investigasyon. Pasado alas 12 ng madaling araw kahapon, inabangan at inaresto ng National Bureau of Investigation ang limang NBI security officers at ang isang person deprived of liberty o PDL. Sa video na ito, kitang-kita na isa-isa silang kinapkapan at pinusasan. Ang PDL na inaresto ng NBI ay si Jad Dera, isang high-profile na PDL na nakakulong sa NBI facility dahil sa mga kasong may kinalaman sa murder, illegal na droga, at nasangkot din siya sa kaso ni dating Senador Laila De Lima. Inaresto siya ng NBI kasama ang limang security officer dahil sa umano'y illegal na paglabas ng pasilidad. Pumuntaan niya siya sa Makati City para makipag-usap sa ilang mga tao. There were some firearms, cash, and other contrabands. That is all that I have received in the reports. I just want to emphasize na itong pangyayari na ito has revealed to us that there is this connivance between certain detention, certain people in detention and those in the NBI, no? That that allow for them to temporarily go out. This is unacceptable. And we will file the necessary disciplinary actions. Kasabay ng pagkakahuli, nakumpiska din mula kay Dera ang ilang mga armas at pera. Dinadawit din umano ang pangalan ni Dera kay Congressman Arnolfo Teves Jr. bilang kanyang bagman na may dalang 25 million pesos para sa 10 suspect ng Degamo case. Pero hindi naman ito kinumpirma ng DOJ. There are also reports that he went out to meet with certain people. There are reports that he has received some cash, but these are all unverified yet. No credibility to the information that I have received. So as of right now, all I can say that the issue at hand is first and foremost that detention, that people in detention have the capacity to move in and out of the detention center. Sabi naman ng NBI, hindi nila kinokonsinte ang ganitong illegal na gawain. Inalis na sa pwesto ang NBI security head at iniimbestigahan nila ang insidente. Pero ang kampo ni Jad Dera agad na nagpaliwanag at sinabing lumabas lang si Dera para makipagkita sa doktor dahil iniinda niya ang masamang pakiramdam. Ikinagulat din nila ang pag-aresto sa kanila ng NBI at hindi rin nila alam saan galing ang impormasyon na may kaugnayan si Dera kay Kong Teves. Galing sila sa labas, they came from naghaharap ng doktor dahil masama yung pakiramdam ng tao. Yung paglabas niya kagabi, pinaalam naman daw sa superior. According to my client, no, pinaalam naman, that is why they were allowed to use a marked vehicle, plus binigyan siya ng, I think, 5 or 6 escorts. Yung mga suspect kasi sa Degamo, nakadetain din sa NBI. Of course, may interaction yung mga detainee na yan. Kung bakit natatag siya as bagman ni Teves, hindi ko talaga malaman kung saan hinugot yung chismis na yan. Handa naman anya silang makipagtulungan sa investigasyon. Samantala, ang kampo naman ni Congressman Teves, sinabi na fake news ang pagdawit kay Dera sa Degamo Slay case. Di rin anya totoo na may 25 million pesos na hawak si Dera. Angelique, kani-kanina lang ay dumating naman ang National Bureau of Investigation dito nga sa Department of Justice kasama yung 6 na NBI security officers. Kahapon sa kanilang pahayag ay 5 lang, pero ngayong araw 6 na NBI officers ang dumating dito sa DOJ at kasama nga dyan si Jad Dera para sumailalim sa inquest proceedings. Mula rito ay inaasahan na magkakaroon ng investigasyon, either magkakaroon ng preliminary investigation o
kakaroon na lang ng full resolution itong ang reklamo laban sa kanila. Samantala, kanina ay dumating din naman dito ang kampo ni Congressman Arnolfo Teves Jr. Yan ay si Attorney Ferdinand Topacio at naghain sila ng motion to inhibit at ma-inhibit ang kaso ni Teves dito nga sa Department of Justice. Ayon kay Topacio ay partial ang prosecutors ng DOJ dahil nga nakabase na ito sa mga naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Teves ay suspect di umano dito nga sa pagpaslang kay Governor Roel Digamo. Inaasahan naman nila na sana sa ombudsman na lang dinggin ang kaso ni Teves. Angelique. Okay, Luisa, kung ang dahilan ng paglabas kagabi ng suspect ng PDL kasama ang security officers niya ay dahil sa hindi magandang pakiramdam, siya ba'y sinubject to a medical checkup kanina o ngayong araw na ito para alamin kung merong basehan? O talagang palusot lang yon yung dahilan na paglabas nila dahil siya may sakit? Angelique, sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung sumailalim nga ba sa medical check-up itong si Jadera bago siya dalhin dito sa Department of Justice. Pero ang sabi kasi ng kanyang abogado, noong mga nagdaan bago pa itong insidente na to na lumabas siya sa NBI facility kahapon, ay nauna na siyang dinala sa mga ospital o para ipa-check-up nga dahil nga matagal niya nang iniinda, isa itong appendicitis at yung kanyang palpitation. At pinapayagan naman siyang makalabas dahil nga nagpapaalam umano si Dera sa security head officer. Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon. Pero kahapon din ay pinayagan din naman siyang dumalo dito nga sa Muntinlupa RTC hinggil sa pagdinig nitong kaso ni Senator Laila De Lima. Kaya yung iba pa mga detalye, yan ay aalamin pa natin. Angelique. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe.